Magandang araw, ako po si Teacher Jet. Kumusta ka? I hope you are safe and healthy. Sa videong ito ay tatalakayin natin ang kaugnayan ng konsensya sa likas na batas moral ng ikalawang markahan sa ESP 7. Ang talakayan natin ito ay nakabatay po sa mga sumusunod na most essential learning competencies sa ESP 7. Alright, let's begin! Marahil naaalala mo noong kabataan mo kagayang nasa larawan, umiiyak ka agad. Umiiyak ka agad tayo kapag hindi tayo nabibigyan sa gusto nating gawin o sa gusto nating laruin. At naaalala mo rin ba ng kagaya sa larawan na kapag gumagawa tayo ng mabuti at masama, ay may dalawang katauhan daw sa ating tabi. Isa sa ating kanan at isa sa ating kaliwa. At ang mga katauhang ito ay parehong nagsisikap na impluwensyahan tayo na pumili sa mabuti o masama na dapat nating gawin sa isang sitwasyon. Ayon pa rin sa mga nakakatanda na kapag pinili natin ang mabuti, ay sinusunod natin ang katauhan na nasa ating kanan. At kapag ginawa naman natin ang masama, ay sinusunod natin ang katauhan na nasa ating kaliwa. At kung masugid kang tagapanood ng mga teleserye, ay sigurong naririnig mo rin itong mga linyang malinis ang konsensya ko. At ito pa, hindi maatim ng aking konsensya na patayin siya. O hindi maatim ng aking konsensya. Ano ba kasi ang konsensya? Bakit tayo nag-uusap ng kabutihan at kasamaan? Alright? Basahin natin ng sabay-sabay. Ano nga ba ang konsensya? Ito ay ang kakayahan ng tao na kumilala ng mabuti o masama. Ang salitang konsensya ay mula sa salitang Latin na cum, ibig sabihin ay with o mayroon, at siyensya na ibig sabihin ay knowledge o kaalaman. Sa makatwid, ang konsensya ay nangangahulugang with knowledge o may kaalaman. So, ang konsensya pala ay ang pagkilala o kaalaman natin sa pagkilala kung ano ang mabuti at masama. Ayon kay Santo Tomas de Aquinas, ang paglalapat ng kaalamang ito ay maaaring magawa sa pamamagitan ng mga sumusunod na paraan. Ito yung nakikilala ng tao na may bagay siyang ginawa o hindi ginawa. Dahil dyan, dahil iyan sa ating konsensya. At nahuhusgahan ng tao kung may bagay na dapat sana'y isinagawa, subalit hindi niya ginawa, o bagay na hindi niya dapat isinagawa, subalit kanyang ginawa. At nahuhusgahan kung ang bagay na ginawa ay nagawa ng maayos at tama ng isang tao, o ang bagay na ginawa ay nagawa ng di maayos o mali. Ngunit paano ba malalaman ng konsensya kung ang isang kaalaman na iyan ay tama at tama o mali? Alright. Ito, ibinabatay ng konsensya ang pagsukat o paghusga sa kilos sa obhektibong pamantayan ng likas na batas moral. Maliban sa obhektibong pamantayan, mayroon pang ibang mga pamantayan na ating tatalakayin sa mga sumusunod na aralin. Ito pala ang para malaman ang konsensya, ang tama at mali ay nakabatay ito sa likas na batas moral. May kaugnayan ang konsensya at ang kaya pala may kaugnayan ang konsensya at ang likas na batas moral, sapagkat sa likas na batas moral ibinatay ng konsensya ang kanyang kaalaman sa tama at mali. Okay, basahin natin ng sabay-sabay. Ang likas na batas moral ay ibinigay sa tao noong siya ay likhain.
Ito ay sa dahilang nakikibahagi siya sa karunungan at kabutihan ng Diyos. Sa pamamagitan ng batas na ito, ang tao ay may kakayahang makilala ang mabuti at masama. Dahil sa kalayaan, ang tao ay may kakayahang gumawa ng mabuti o masama. Layo ng likas na batas moral na pagkalooban ang tao ng kinakailangang ng batayan upang makagawa siya ng tama o ng tamang pasya at kilos. Higit sa lahat, layunin ng batas na likas na batas moral ang kabutihan ng tao. Ang tao ang iisang nilikha na maaaring gumawa ng masama, ang sumira ng kapwa at sumira ng kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit ipinagkaloob ang likas na batas moral. Maiiwasang gawin ng tao ang masama kung susundin niya ang likas na batas moral na ito. Okay, to sum it up, magkakaugnay ang likas na batas moral at ang konsensya sapagkat ibinabatay ng konsensya sa likas na batas moral ang pag-aalam kung ano ang tama o ang kaalaman sa tama at mali. Alright, it's activity time. Tingnan mo lang ang larawan at tukuyin o sabihin kung ang ipinapakitang larawan ay tamang kilos ba o hindi tamang kilos na naaayon sa iyong konsensya. Ipagpalagay mo na ikaw ang batang nasa larawan. Alright, number one. Ikaw ay tumutulong sa matanda sa paglalakad. Tama, ito ay tamang kilos. Very good. Dahil tinutulungan mo ang matanda at napapasaya mo siya o di kaya'y napapalayo mo siya sa disgrasya. Pangalawa, ipagpalagay natin na ikaw yung isang batang nangungupya sa pasulit. Pagpalagay lang. O may nakikita kang bata na nangungupya sa pasulit, pagsusulit. Ang ginawa ba niya ay tamang kilos o maling kilos? Good job! Ito ay isang maling kilos sapagkat niluloko lang niya ang kanyang sarili. Niluloko rin niya ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga kamag-aral at ang kanyang guro sapagkat hindi sa kanya ang nakuhang marka. Okay, next picture. Isa sa mga mainit na issue, pambubuli sa kapwa. Tama, ito ay isang maling kilos dahil nakakasakit ka sa iyong kapwa. Hindi tamang manakit sa kapwa. Sa halip na saktan niya ito ay dapat o mas mabuting kanyang tulungan o kaibiganin. Good job! Very good! Napakahusay mo. Nagawa mong sagutan ng tama ang activity. Ngayon ay, it's quiz time! Right, unang bilang. Ang konsensya ay nagmula sa salitang Latin na patlang at patlang. Kung ating babalikan mula sa ating tinalakay kanina, ang konsensya ay nagmula sa salitang Latin na cum at scientia. Okay, correct. With knowledge. May kaalaman. Okay, pangalawa. So, number one, the correct answer is letter C. You are right. Number two, ito ay ang kakayahan ng tao na kumilala ng mabuti o masama. You got it right again. It's letter D, konsensya. Okay, pangatlo. Anong batas ang ipinagkaloob sa tao sa dahilang nakikibahagi siya sa karunungan at kabutihan ng Diyos? Correct. It's letter B, likas na batas moral.
Number 4, sa pamamagitan ng likas na patlang, ang tao ay may kakayahang makilala ang mabuti at masama. Tama, walang iba kundi ang likas na batas moral. Sa pamamagitan ng likas na batas moral, ang tao ay may kakayahang makilala ang mabuti at masama. Last number, 5. Ang tao ay may kakayahang gumawa ng mabuti at masama. Nakaugat ito sa kanyang malayang kilos loob dahil ang pagtungo sa kabutihan o sa kasamaan ay may kamalayan at kalayaan. Sa paanong paraan maipakita ng tao ang kanyang paggamit ng likas na batas moral? A. Kailangan niyang pamahalaan ang kanyang kilos sa pamamagitan ng tamang paggamit ng kanyang kalayaan at kilos loob. B. Kinakailangang batayan o kilakailangang batayan ang likas na batas moral upang makagawa siya ng tamang pasya at kilos. Letter C, lahat na nabanggit. Alin kaya rito ang sagot? It's letter A and letter B. So answer is letter C, lahat na nabanggit. Good job! Well done! Thank you so much for staying until the end. I hope you have learned something from this video. And if you're new to our channel, as always, please don't forget to hit the like as well as the subscribe and notification bell for more educational videos. Thank you so much for